Okay, welcome po sa ating tutorials. Lagay na po natin yung ating instant yeast. Next po yung ating anti-amag. So, ang gamit po namin anti-amag ay CSP60 po. Next po natin yung ating asin. Then, mix po natin yung harina sa instant yeast at sa pipis na anti-amag para mas mag-active. Okay, so lagay na po natin yung ating tubig. So next po natin yung ating margarine. Okay, margarine po yung aming gamit sa aming tasty bread. So pwede naman po kayong gumamit ng lard. Okay, so next po natin, lamasin na po natin yung ating margarine. Okay, make sure po na maging maliliit ang margarine, maliit-liit siya. Then pagka nalamas na po ng maayos yung margarine, next po natin yung ating asukal. Tunawin po natin ng maayos para kumalat po at mas sumarap po ang ating gawang tinapay. Okay, so ganyan po. Ayan po yung actual na video ng pangamasa po. Okay, so dito naman po is yung laman po ng ating tasty bread. Ito po yung ating timplades, ano na pilo po ito. Yung labas po nito is ang llanera po nito na ginamit namin ay 5 llanera na 500 grams ang timbang. So 5 tigka 3 pieces, tapos 4 na llanera na tag 2 grams ang timbang. Okay, so 4 times 3 okay, 12 pieces saka 15 pieces na tasty. Okay, so yung gamit po namin itong tasty standard po, 250 at 500 grams po na llanera ng tasty. Okay, so ang bintana naman po dito sa Palawan sa tasty, 20 sa bakery and 20 sa maliliit sa 250 grams and 40 naman sa 500 grams. Okay, so yan na po, lamasin na po natin siya. Daan-daan lang po yung pag-mix, wag po natin siya titigain para pumalat ng maayos yung tubig sa bawat harina, para lahat po ng harina ay malagay ng tubig, mabasa po lahat. Pagka okay na po siya, pagka nabasa na po lahat, pwede na po siyang ipag-mix, pinag-mix siyang pigain o suntok-suntokin para bumuo yung harina, yung masa sa pag-mahin naman. Okay, so ganyan po yung ating gagawin. Yan po yung tamang pagmasa ng tasty ng sa mga malalambot at tinapay. Huwag niyo po muna pipigain para lahat ay ng harina ay malagyan po ng tubig para mabasa-basa po lahat. Okay, so ulitin ko po yung palabas po namin dito sa 6 na kilo. Ang gamit po namin yan erang 500 grams ay 5 piraso, so 5 times 3 15 pieces, tapos sa maliliit naman po ay 4 na piraso, so 4 times 3 is 12 pieces po. Okay, so labas po ng 6 na kilo namin nagawa ay 12 pieces po na maliliit na tasty na 250 grams ang timbang and 15 pieces po na malaking tasty na 500 grams po ang timbang.
Okay, so ayan po, mamakina na po natin yan siya. Okay, so ganyan po yung pagmamakina. Tignan lamang po ninyo para mas maunawaan po ninyo, mas makita ninyo na kung paano ba minamakin ang malambot na tinapay. Okay, so ang kadalasan naman po ang tinapay na palamanan, mga malambot, ay pare-pareho po ang timplada. Halimbawa, ang timplada sa Tasty ay pareho ang timplada sa Buns. Okay? So, yung iba naman ang ginagawa sa timplada sa Tasty, medyo matabang. Kaya halimbawa, sa isang kilo asukal, ang harina niya na katumbas sa Tasty ay 6 kilo. Medyo matabang kunti, yun po talaga ang tamang timpla ng Tasty. Tama lang, hindi siya matabang masyado, hindi siya matamis. Okay? Sa Buns naman po, sa 6 kilo, ang asukal po ay 1¼ kilo po. Okay, yun po yung tamang timplada. And then, yung asin po niyan is 90 grams. Okay. So, ang technique naman sa pagpapaalsa sa tinapay, kailangan ay pagkalagay mo sa lagay ng tinapay, mayroon siyang kurtina, basta hindi siya nahanginan, mas maganda, mas mabilis ang alsa. Kasi pagka nahanginan siya, pagka natuyo, hindi na siya alsa. So, pangit ang tinapay, maliit siya. Kailangan yung paalsahan ay may harang po. Okay, so, yan po ang ginagawa natin sa pagmamakina ng Tasty Bread. Papanipisin lang po natin yan siya. Okay, so sundan nyo lamang po yung proseso ng pagmamakina.
Okay, so ayan po yung timbang po ng ating tasty bread na malaki ay 500 grams po kada isa. Yan po yung standard na Llanera po ng tasty. Yan po ay nabibili talaga sa market. Yung 500 para sa malaki, sa katamtamang laki, yan po yung 500. Para sa maliit naman po ay 250 grams. Okay, so yan po yung aming gamit na Llanera po ng tasty dito. Okay, so yung iba naman po, yung mga ibang nag-tasty, talagang nagpapasadya po lang Llanera ng tasty. Instead na 500 grams, ginagawa nila madalas 450 grams or iba naman is 400 grams lang. Pagdating naman sa Llanera na lumalaman ng 250, ginagawa lang 200 grams or 220 grams. So, yun po yung kanilang mga ginagawa. Kaya medyo mas malaking income kasi na ibebenta nila ng same din sa presyo ng 500 grams yung 450 grams. So, same din po yun sa maliit. Okay, so sa maliit naman po ang timbang natin yan is 250 grams po. Okay, so ayan po. So ganyan po yung ating pagfiguro. Kailangan medyo malakas, kung maaari malakas talaga yung pagdiin tsaka yung pagroll para po hindi siya magkaroon ng butas sa gitna. Then yung tricks naman sa paggawa ng tasty, kailangan huwag mo siyang papahiran ng lard or margarine sa ibabaw, kasi pagka pinahiran mo siya bago mo siya hinati-hati into 500 to 250 grams ay madalas po nagkakaroon po siya ng butas sa gitna. Okay, so ganyan po yung pagpigura po ng tasty, kaya medyo mahigpit, kung maaari talagang mahigpit para walang butas.
Okay, so ayan po yung ating napigurang pasty kanina. So ngayon po ilalagay po natin sa lanera. Lalagyan po muna natin siya ng margarine or lard. So ginagamit po namin dito is margarine. So pwede naman po yung lard and pwede naman po yung margarine. Ang mahalaga lang meron siyang mantika sa palibot ng dough para pag tinaktak mo yung tasty, hindi siya madikit. Hindi siya didikit sa lanera ng tasty. Okay, so sa lanera naman ng tasty, kadalasan ito pagka once na nagamit, hindi na po yan nililinisan ang loob. Ang labas na po nililinis. Yung kasing loob niyan is minti na po yan na malinis. Kung may mga dumidikit man na ibang tinapay na kunting kuskus lang po siya, then okay na po siya. So kadalasan naman po is hindi nagkakaroon ng ganun, malinis po talaga ang lanera ng tasty. Okay, so yan po yung paglagay ng margarine. So kailangan po palibot may lagay pati yung gilid para hindi po siya dumikit. So pag tapos na po yan siya, ilagay na po natin sa paalsahan, paalsahin po natin. Kailangan lumabas yung kanyang yan, kagaya niyang butas. Kung may nakita na kayong dough, yung puti, so pwede na po siyang lutuin, basta lapat na po siya kabilaan. Okay, so sa pagluto naman po ng tasty, sa malaki po ay tumatagal siya ng 25 minutes sa baba, then 5 minutes po sa taas pagka tinaas niyo na po. Then sa maliit naman po, tumatagal siya ng 20 minutes sa baba. Pagka tinaas nyo po ay 5 minutes din po. So kailangan yung apoy po natin dyan ay hindi susobra ng 280. So dapat doon siya naglalaro sa 250 hanggang 280. So huwag kang lalampas ng 300. Kasi pagka lumampas ka doon, yung tasty mo ay sunog siya, masusunog siya. Tapos pagka halimbawa ang tasty mo ay may nakasalang na iba, kagaya nito may nakasalang, so kailangan ang tricks doon, hindi mo na siya basta urasan, kasi pag inurasan mo, sunod mong oras, minsan hindi siya maganda luto kasi nga bukas ka ng bukas, kasi nga mayroon ka nakasalang na iba. Kaya ang gagawin mo na lang, pagka yung puti na yan ay nagpula-pula, pwede nyo na pong itaas. Okay, so tapos sa taas is 5 minutes lang po. Okay, no, salang na po natin yung ating tasting maliit, 250 grams. So yung malaki po kanya, dun po natin niluto sa dosihan po na oven. So dito naman po tayo sa maliit po, sa waluhan po, so apat salang po. Yung kabila po ay anim po ang salang. Then pagka sa matigas po ay mas marami po ang salang. So masalang po yun ang mga 18 tray. So ganun po. Okay, so ganyan siya. Kung gusto niyo makasigurado, pwede niyo pong i-check bago niyo po kuhain. Okay, so ayan. Wala na siya. Then taktak po natin sa tray yan. Pagkahango po, kuhain po lahat bago taktak na po agad, para kasi pag lumamig siya, hindi siya basta may taktak, medyo mahirap taktak.
Okay, so ayan na po yung ating bagong lutong tasty bread. Okay, sa 6 na kilo po ang nilabasan po ng tasty bread na malalaki, 500 grams ang timbang is 15 piraso po. Sa maliliit naman po, ang nilabasan niya 250 grams ang timbang, 12 pieces po. Okay, so ayan po. So next po, islicer po natin yan siya. Kung ma-slicer po kayo, islicer po natin yan sa ayan po. So ayan na po yung ating natapos na tasty bread. Okay, so maraming salamat po and God bless po and more power po sa inyo.